tutorial. Nagulat ka? Pero ba? Yan sa tawag na power! Power yan! Power! Kasi patente. Okay, thank you tayo. Sayang araw, mga ka-channel! And welcome ka sa ating Kuya Otep TV Tagalog tutorial. Ako ulit si Kuya Otep. Ang pag-uusapan natin ngayon is about sa ating photo control switch o yung tinatawag nating photocell. Kung paano ba natin ikinakabit o nililinyahan ang isang photocell. Pero kung bago ka pa lang dito sa ating channel, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi kang updated, manotify ka sa ating mga bagong upload na ina-upload dito sa ating Kuya Otep TV. Okay, pag-usapan natin yung ating photocell. Ano ba yung photocell? Itong photocell ay ginagamit madalas to kung makikita natin sa ating mga street lightings. Ginagamitan niya ng photocell para pagdating ng gabi, yung ating mga street lights ay iilaw siya. Pagdating ng umaga, yung ating mga street lights ay automatic na mag-o-off. Itong photocell ay ginagamit din sa mga perimeter lighting. Pwede mo rin itong gamitin mga ka-channel sa bahay mo. Para in case na umalis ka man, abutin ka man ng hating gabi sa kalsada, hindi ka mangangamba na pag-uwi mo sa bahay mo ay walang ilaw. Yan ang gamit ng ating photocell. For safety purposes din, pwede mo siyang ikabit sa mga bahay natin para magkaroon tayo ng peace of mind na tinatawag. Siguradong may ilaw yung mga bakuran natin pagsapit ng dilim. Ito na ngayon yung ating photo control switch. Pag tinanggal natin yung pinaka-cap nito sa ibabaw, ang makikita natin sa loob ng ating photo control switch ay ito. Ito yung loob ng ating photo control switch. Meron siyang power supply na makikita dyan. Meron niyang capacitor, resistor, at meron niyang mga diode. Ngayon, ito yung pinaka-photo eye ng ating photo control switch. Yan. Ang tawag dyan ay LDR o yung ating light dependent resistor. Yan ang tawag dyan sa ating sensor na yan. Siya yung nagde-detect para i-on at i-off niya yung circuit ng ating photo control switch. Pag meron siyang na-detect na liwanag, i-off niya yung circuit ng ating photo control switch. At kapag na-block naman yung ating LDR, i-on niya yung circuit ng ating photo control switch. Ayan yung gamit ng ating light dependent resistor o yung ating pinaka-sensor dito sa ating photo control switch. And then makikita nyo rito sa ating photo control switch, meron niyang tatlong wire dito sa ilalim, dito sa receptacle ng ating photo control switch, yung pinaka-base niya. Kasi ito yung ating photo control switch. Bakit ba natin ito pinag-uusapan mga ka-channel? Bakit kailangan natin malaman yung mga purpose ng bawat wire na to? Kasi meron tayong different types ng photo control switch. Pero iisa lang halos yung nagiging function niya at kung paano siya ay kinakabit sa ating circuit. Kaya importante na malaman natin yung function ng bawat wire na ito para hindi lang basta natin alam kung paano yung kinakabit. Pagbigyan man tayo ng ibang klase ng photo control switch ay may co-connect natin siya sa ating circuit. Ito yung pinakagamit ng bawat wire ng ating photo control switch. So dito na tayo ngayon sa tatlong linya ng ating photo control switch. Makikita natin, meron niyang color coding, meron niyang red, white, and black. Bakit natin kailangan malaman yung purpose o yung function ng bawat kulay ng wire na to para mas madali natin siyang may kabit sa ating mga control circuit? Ano yung gamit ng ating red na wire dito sa ating photo control switch? Itong pinaka-red na wire na to, siya yung nagsisilbing ating load. Kinakabit yan sa ating load o sa ating ilaw. Yan yung gamit ng ating red na wire dito sa ating photo control switch. Well naman yung ating white na wire, ang pinakagamit niyan, siya naman yung pinaka-ating common. Well, kinakabit siya sa ating neutral. Siya yung sa neutral side ng connection ng ating photo control switch. Well naman itong black na wire, siya yung pinaka-ating hot wire. Siya yung kinakabit sa ating line.
Importante na alam natin yung function ng bawat wire na to. Base dun sa kulay, sa color code niya, eh, maikakabit natin ng tama yung ating photo control switch dun sa ating control circuit. Hindi tayo maliligaw. Tandaan natin yung ating red na wire, siya yung sa ating load side. Yung white na wire, siya yung ating common o yung ating neutral. At yung ating black na wire, siya yung kinakabit sa ating line o siya yung nagsisilbing ating pinaka hot wire. Yan yung function ng ating tatlong wire dito sa ating photo control switch. Punta naman tayo doon mga ka-channel sa ating diagram ng ating photo control switch na merong one bulb. Proceed na nga tayo dito sa ating diagram ng ating photo control switch with one bulb. Halimbawa, ito yung ating photo control switch. O yung tinatawag natin na LDR. Hindi yan long distance relationship mga kachanda. Pag nating kukuhaan ang pag-uugutan yan. Ayan yung light dependent resistor. O yung sensor ng ating photo control switch. Tapos, meron tayong tatlong wire dito. Ayan nga yung ating black, white, and red. Lagyan natin ng supply itong ating photo control switch na 220 volts alternating current. Halimbawa, ito yung pinaka-breaker natin. Dahil nga daw yung ating black na wire na pinag-usapan natin kanina is hot wire, ikukalik natin yan sa ating line. Tapos, yung ating red, which is low, o yung ating light, ikukalik natin ito sa ating ilaw. And then, yung ating white na color na ating neutral, o yung tinatawag nating common, ikukalik natin ito sa ating ilaw. Dahil nga common siya, diretso siya sa ating neutral. Ito na ngayon yung complete circuit ng ating photo control switch with one bulb. Tandaan natin mga ka-channel, kapag ang black wire natin is ginawa nating line 1, matik na ating red na wire is also line 1. Kasi sa Pilipinas, wala naman tayong light or neutral, light to light tayo ito. Kaya pag ginawa mong line 1 yung black na wire mo, automatic yung red mo is line 1 din. Kung ginawa mo itong line 2, itong red mo is line 2. Complete yung circuit mo, labas ka rito sa line 1 o yung neutral. Ayan na yung complete circuit ng ating photo control switch. After nga natin siya may diagram mga ka-channel, i-actual naman natin yung ating photo control switch para mapatunayan naman natin yung pinag-diagram natin kanina. No? So i-actual natin siya, punta tayo dun sa ating actual ng ating photo control switch. Ito na ngayon yung actual ng ating photo control switch with one bulb. Ito yung ating photo control switch, ito yung bulb, at ito yung ating breaker. Ito yung wire ng ating photo control switch, ito yung black wire, yung white, at yung red. Yung ating black wire ay kukonnect natin, ayon nga dyan sa diniscuss natin kanina, yung ating black is ang ating hot wire o yung ating line. Ikukonnect natin yan sa ating circuit breaker, ito yung ating hot wire, yung line, kakabit natin yan sa ating black wire ng ating photo control switch. And then, ang next natin ay kakabit natin yung red na wire para sa ating ilaw. Kasi yung red daw natin ay yung ating load. So, kabit natin to sa ating ilaw. Tapos, yung ating white na wire is ang ating common. Nakakonik yan sa ating ilaw din, papunta sa ating neutral ng ating circuit breaker. Pagkatapos nating ma-connect yung isang linya ng ilaw dito sa white ng ating photo control switch, didiretso na to sa neutral ng ating circuit breaker.
yung kabilang linya ng ating circuit breaker o yung ating line po. Pag gumagawa tayo ng ating control, bago natin i-on yung circuit breaker natin, i-double check ulit natin yung ating linya. So, ito yung ating photo control switch. Galing sa line, pumunta sa line ng ating circuit breaker. Labas siya rito sa line 1. Punta sa ilaw. Balik dito sa ating neutral. Pabalik sa ating circuit breaker. So, ibig sabihin, tama yung connection natin dito sa ating photo control switch. Pagkatapos nating malinyahan yung ating photo control switch, bubuksan natin yung ating circuit breaker. Dapat hindi ilaw tong ating bulb kasi nakakasense ng liwanag yung ating photo control switch o yung pinaka sensor o yung tinatawag nating light dependent resistor ng ating photo control switch. So buksan natin yung ating circuit breaker. Hindi umilaw yung ating bulb kasi nakakasense nga ng liwanag yung ating sensor. Tatakpan natin siya, saka pa lang iilaw tong ating ilaw, iti-trigger niya, i-on niya yung ating ilaw dahil tinakpan natin yung ating sensor. Dumilim siya, kaya magbibigay ng ilaw o magsisense yung ating sensor para pailawin niya yung ating ilaw. Tapos, meron niyang delay para patayin niya yung ating ilaw. Takpan ulit natin. Makakasense ulit siya ng liwanag, magkakaroon siya ng delay, saka siya mamamatay. Siguro mga 10 seconds siguro yung mga delay niyan, o 5 seconds. Bilangin natin yung delay. 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 seconds yung delay niya mga ka-channel. Ito yung complete circuit ng ating photo control switch. Good. Channel, salamat sa pagsama dito sa ating pag-aaral about sa photo control switch with one bulb. Susundan agad natin yan ang ating tutorial about naman sa ating photo control switch na mayroong contactor, yung automatic manual ng photo control switch na madalas ay makikita nyo o nakakabit sa ating mga street light at kung bakit ba natin dapat gamitan ng contactor yung ating photo control switch. Muli mga ka-channel, salamat sa patuloy na suporta at pagmamahal dito sa ating channel. Hopefully nakatulong itong ating tutorial dun sa mga ka-channel natin na gusto magkabit ng kanila mga photo control switch o dun sa mga gusto magkaroon ng automatic na ilaw sa kanila mga bakuran. Kaya mga ka-channel, samahan niyo ulit ako sa sunod na topic natin dahil susundan agad natin ito ng ating next na tutorial na meron naman siyang contactor. God bless sa ating lahat mga ka-channel and see you soon sa ating next Tagalog tutorial.